Hoy, kamusta ang mga Repopits? Magandang yaman sa inyong lahat at sa video na ito, i-demonstrate ko kung paano ginagamit ang Alexonse Dashboard. Okay, itong Alexonse Dashboard ay para pang early detection, prediction, projection mo, pang analyze, pang technical analysis ng kahit anong klaseng stocks na iyong binabanatan as investor ka man, day trader, scalper, o position trader, o momentum trader, the same shit na process gagamitin mo itong Alexonse Dashboard. Okay, ang pinaka main benefits nito is para mas madali mong ma-analyze yung historical data ng kahit anong klaseng stocks na iyong binabanatan. At primary ang pinipinpoint nito yung usapang MA20. Makita natin mula MA1 all the way to MA20. At the same time, may pinipinpoint, may tina-target din itong na MA5. MA20 versus sa MA5 o MA20, basta kahit anong klaseng duration tayo sa loob ng MA20. So ngayon, paano discardin na ito? May kita ngayon natin kapag meron tong shortcut key sa keyboard or pwede nating manually pindutin na lang dito yung mga button. So pag kinlik ko yung pag pinrest ko yung escape sa keyboard, ito ang mangyayari. Lalabas yung side panel. Okay, side panel o yung side menu. Sa side menu ngayon yan, may kita ngayon natin na andito yung unang stock na i-re-register mo, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Tapos yung panglima naman, ito yun naman yung stock calculator, very sick and very advanced na calculator. Pag sumasabit bitaw ka or kumbaga bago ka pa sumabit, alam mo na kung magkano magiging temporary gain and loss mo sa kung ano man yung magiging market price. At the same time, yung assumption threshold by percentage na sabi na agad doon. At the same time, may some kind of learning material na nakapaloob dito sa may slick calculator. Meron naman yung risk management system, pinapakita dyan yung tungkol sa pag nag-stop loss, cut loss ka na. Kunyari, bumili ka ng kunong klase stock, kaso hindi umakit yung presyo, natatagalan ka na. So, nararabad ba mag-stop loss, cut loss? So, titignan mo ngayon dito sa may risk management system kung hanggang saan lang ang kaya mong dibdibin na ipatalo o ipasunog parte ng iyong risk management system. Portfolio manager naman ay para dito mo i-record yung lahat ng hawak mong stock. Kunyari, at least top 5 na stock, ilalagay mo rito. Imbis na mag-log in, log out ka sa broker mo, sa COL mo, whatever. Dito, i-record mo lang dito kung ilang amount of shares, magkano mo binili at yung current market price para makita mo yung temporary gain and temporary loss mo nang without logging in and out sa iyong stockbroker, Timson, Portfolio, whatever, kung anong klaseng broker mo. At yung user guide naman, syempre common sense, manual yan. Paano paggamit na itong software. So, pag pinrest mo uli yung escape sa keyboard, diba, balik lang uli, titiklop lang uli yun. Ngayon, may kita natin, ito yung import, ito yung extract, ito yung chart, ito yung calculate, ito yung panel, ito yung clear, ito naman yung save. Ibig sabihin yan, pag pinindot mo ito, lalabas yung window na kung saan pinapapili ka kung anong Excel file ang gusto mo i-import. Which is sa Excel file na andito mismo yung historical data ng kung anong klaseng stocks. Okay? So, ganun niya. Pag pinindot mo yung import. Pag pinindot mo naman yung extract, ang galing sa Excel ay mapupunta dito sa historical data dito. Dito sa may software mismo. Tapos, automatic niya nang i-calculate lahat ng dapat i-compute. And then after that, syempre, patapos mo import extra, sabay mo pipindutin yung chart para lumabas yung chart dito sa bandang ilalim. Diba? Import, extract, tapos calculate, tas chart. O kaya import, extract, chart, tas calculate. Pwedeng ganun. Pwedeng mauna muna yung calculate versus sa chart. O kaya mauna muna yung chart versus sa calculate. Which is mamaya papakita ko. Pagdating naman sa may panel, ibig sabihin niya, yung panel, may upper panel dito na lalabas. On and off switch tong panel na to. Tapos dito naman, yung clear, ibig sabihin, para mabura lahat yung laman nito, para maglalagay ka kunyari ng bagong stocks. Diba? At yung save is para masave mo lahat ng mga in-extract mong information dito para later kung hindi ka na mag-i-import uli. Kundi pag open mo, naandyan na agad, naandyan na yung record. At ito naman yung 1-2-4, ibig sabihin to, yung tungkol sa may decimal point ng kung anong klaseng stock. Kunyari, bumibili ka ng mamahaling stock, kunyari MWC, BDO, o 4 decimal point ang gagamitin mo.
pag-uibili ka ng mga medyo mumurahin, mga tag 20 peso pa baba o 10 peso pa baba, 2 decimal point. Pag-uibili ka naman ng penny stock, between 1 to 2 decimal point ang gagamitin mo. Tapos, meron isang invisible na button dyan nakalagay, DNS o D plus S. Ibig sabihin, demand and supply, para lumabas yung pinaka-center panel naman dito, pinaka-center panel na kung saan naandun yung demand and supply na function and features. At bandang sa ibaba naman dito, dito ka magre-record ng kung anong klaseng pangalan ng stock na iyong minomonitor o binabacktest dito sa software na ito. So, yan yung mga button na function. Okay, yan yung ano. Ngayon, pagdating sa keyboard naman, pag pinrest nga natin yung escape para lumabas yung sidebar. Kapag pinrest naman natin yung F1 para mag-i-import ka, magse-select ka. Pag sinelect natin kunyari yung ASEN, tapos open, back, up. Ibig sabihin nyo, nakakapit na ngayon yung Excel file dito sa may software. Yun nga lang, hindi pa niya na-display dito. So, gagawin natin is either magki-click ka dito by button or i-F2 mo para ma-extract. Yan sa keyboard. So, na-extract na yung the whole information. May makikita natin, ito yung MA1 to MA20. Tapos yung date, previous, open, OHLC, range, value, volume, VWAP, percentage ratio, which is yung percentage pang 52 weeks high. Tapos yung status na nagsasabi kung break even, panalo, talo, kung appreciation, depreciation. Tapos ito yung appreciation value versus a depreciation percentage. At nandito yung convert na kung saan yung tungkol sa ranges yan, which is dito mangyayari yung itong decimal point. 1 decimal point, 2 decimal point, 4 decimal point, 2 decimal point, 1 decimal point. Gets nyo? Ganun yung ano. May tamang paggamit niyan. Lalo na kunyari nakapag-aral kayo sa online masterclass ko, alam mo na agad kung saan ginagamit ito, which is dapat may idea ka sa Alex Honce numbering technique. Bakit may kinakailangan isipin na geto pang mga decimal points shit na ito? Diba? Ngayon, tapos na ito, na-scroll natin to para ano, makikita natin walang scrollable dito. Talagang ginano ko yun. Hinide ko yun para mas sleek, mas neat tignan. So, yung sa may mouse mo, i-scroll down, up mo lang to para ma-up and down siya. And then after that, may makita tayo dito, di ba? Ito, MA. Para lumabas yung mga value amount dito, ipe-press mo yung calculate dito or i-press mo yung F4 para sa calculate. Yan, F4 calculate. Para makalculate niya lahat ng mga information. So, ulitin natin ito. And then, di pala natin ulitin. So, gagawin ngayon natin, ilalagay natin yung chart. Pwede natin pindutin ito or pindutin na lang natin yung F5 para lumabas yung chart dito. Ay, hindi pala F5. F3 pala. F3. Yan. Ito yung F3 yung chart. Okay. F3 yung chart. So, makikita ngayon natin sa chart na yan, maraming functions yan, which is pag dinouble click mo, may lalabas na center dock dito na kung saan nandun yung mga ibang options. So, i-double click natin kahit anywhere sa area na ito, kahit saan dito, sa blanco area, double click natin, at eto na, lumabas na yung center dock. So, yung center dock na yan, magpapalit-palit itong oscillator na to by base sa high and low, base sa high and low range, base sa high and high close pala. Ito yung high and low. Ito yung open and close. Ito yung range. Ito naman yung close. Ito yung low. Ito yung high. Ito yung open. Ito yung high, low versus average. Tapos, ito naman yung OHLC. Open, high, low, close. So, pag dinouble click natin yan, magsasarado yan. Yeah? Ngayon, para makita natin ng gusto ito, gagawin mo lang, i-highlight mo lang yan. I-highlight mo ng geto. Pagka na-highlight mo ganyan, bitawan mo yung mouse mo. Pack up. Ayan na. So, makikita natin, meron tayong scroll sa vertical. Meron tayong scroll sa horizontal. Kumbaga, ito yung Y position. Ito yung X position. So, ngayon, makikita natin, sa kada hover natin ng mouse, kumakalculate, itong mga value na ito, kumakalculate dito, di ba? So, para matanggal natin to, para mas nitignan, ito, kahit hindi natin matanggal to, ito lang. Gagawin mo lang, scroll up or down mo lang yung mouse at kumbaga magpo-full screen siya. Yan, full screen na. Makita mo na yung duration time, MA1 to MA20. Diba? So ngayon, pwede mo i-position na pataas pabagsak na ganyan.
Or pwede kang mag CTRL left or right para to zoom in, zoom out. CTRL right, zoom in, zoom out. CTRL left. Okay. Pag CTRL up and down eh para to make it tall or to make it short yung chart, yung escalator. So CTRL up para para lumaki, para maging tall, at CTRL down para lumit uli. Minimize, maximize, yun ang pinakamagandang word doon. Minimize, maximize. Okay, so ngayon kung gusto mo namang magbago yung itsura nan o may some kind of mas magandang itsura, pwede double click mo yan dyan. Eto na nga, di ba? Yeah, makikita mo lahat ng mga record. Pero pinakamagandang record lagi dyan, pinakamagandang position, OHLC, lagi primary mo, secondary, yung high and low average. Makikita ngayon natin dito, sa high and low average, ibig sabihin, yung kulay green, high. Yung kulay fourfold ay yung low. Tapos yung escalator, ito yung moving average indicator. Which is yung moving average indicator, ito lang din yan. Ito lang din yung moving average indicator pagdating sa traditional chart. Okay, so ay natin ASEN. Yung moving average sa may software neto, etong moving average neto, eto rin yan, etong kulay blue. Gets nyo? Tapos, etong volume column bar neto, eto rin yan. So, gawin natin, baguhin natin itong volume na to. Baguhin natin yung style neto. Kaso hindi pala nababago yung style neto. Dapat alam po nababago yung style neto ha. So, makuha tayo ng volume oscillator dito. Volume. Volume oscillator. Okay. Ito yung volume oscillator. Which is yung volume oscillator na yan, ito rin din yan, naka-column. Pero pwede kong baguhin ito ng by oscillator or by column. Pero mas prepare ko yung column kaysa sa pero pwede natin lagyan ng option yan dito later on. So ngayon, ito, pwede natin baguhin yata dito ng ibang style. Ah, hindi, ganun pa rin. Escalator lang talaga siya. Hindi siya pwedeng magbago na katulad ng Mac dito. Kung pwede natin escalator o Ito, pwede itong baguhin eh. Diba? Yung pwedeng line, yung histogram, pwedeng by histogram na geto, or pwedeng by chart area, or pwedeng by columns, which is yan. Yan dating. So, yun pwede rin natin gawin dito sa may software ko na gawin natin escalator or by column chart. Pero yung pinaka-the best talaga dito, column chart nakalagay dito. Mas maganda lang mangyari dito sa yung OSLC, mga escalator na ganyan. Yan ang pinaka-the best na setup na itong So, ngayon, ang next nating discussion dito ay yung para mas maganda itsura nito, double click ulit natin para mawala yung center dock. I-press natin itong dito sa may letter I na to, which is info. Kumbaga additional information, additional option. At ito, makikita ngayon natin na keso itong chart nito pwedeng maging ganito itsura. Yan. Pwedeng maging ganyan itsura or pwedeng ganito. So makikita ngayon natin yung kulay green, high, yung kulay purple ay yung low. At yung kulay, yun nga, yung bundok, kulay puti, ito yung mismong moving average indicator. Which is yung escalator natin kanina na moving average indicator, naging chart area. Diba? Naging chart area na siya. So, ito yung mismong moving average indicator na kanina naka-escalator sa may software ko. Ngayon naman, naka- chart area o parang bundok, di ba? So ngayon pwede natin baguhin yung kulay niya, pwedeng ganito or pwedeng ganito, pwedeng ganito at pwedeng ganito. Pero kung tutusin, pwede ko lagyan isang katutang, naglagay na lang ng very minimal para sa salitang simplicity. Okay, so ngayon ito, kunyari nababalungan, di mo nakikita yan dyan, edi gawin mo, edi i-move mo, namumove naman yan eh. Di ba? The same thing ito, namumove lang din ito. Kunyari gusto mong i-move ito sa kung saan, di ba? Namumove yan. Diba? Ito, namumove to.
Yeah, pwede natin i-move yan dito. Kung gusto mo dito sa ilalim, pwede natin i-move yan dyan. Tapos ito, pwede dito rin sa ilalim. Pwede mo ilagay everywhere. Hindi lang pwede sa taas. Hindi lang pwede ano, dito lang. Basta sa kapaloob dito. Diba? Ngayon, eto, pwede mo rin i-move ito. Just in case na merong mahayos na ano dito, pwede i-move ito. Ito lang hindi na move kasi ito pinakamaganda naka-stationary na lang siya ng ganyan. Ito pwede mo ma-move just in case na biglang lumaki yung calculation dito eh magbabago kasi dito. So, yan bigyan ko kayo ng idea bakit kinakailangan mag-move 'yan. So, remember pag nag-CTRL tayo, tayo balik natin sa dating position na to. Balik natin sa dating position para mas maganda. Okay. At isarado natin. So, ito usually, yun nga, pwede mong CTRL left and right, CTRL up and down, di ba? Pag ginawa natin, CTRL right, yan, ganyan mangyayari. Nasa dulo na yan, atas na dito yung ano. Yeah, ganyan yan. Pag CTRL left naman, teka, hindi na, yan, CTRL left. Ito na ngayon yan, di ba? CTRL up and down, ito yung ngayon yan. So, makita nyo, nabaliw na yung ano. Wala na kasi sa daw na makalculate na matino. Okay. So, gawin natin. Yung nag-error kasi ang daming ano eh. So, i-reset natin. Yun lang. Hindi nare-reset. Ayaw mag-ano. Continue. Tayo tayo na, ba, na generic error daw. So, i-reset na uli natin kasi grabe yung pagkakaano natin. Sarado natin. Buksan uli natin. Okay. So ngayon hindi natin na save yung kanina. So mag-import ulit tayo. Ito yung ASIN, import ulit tayo dito at F2 tapos F3 para sa chart. So usually ito nga pag ano para makita mo yan, highlight mo ganyan. At ito na maka-zoom in, zoom out na naka-zoom in na siya. At click mo itong info at para maging ganito isura, di ba? So pag nag-CTRL up and down tayo, makikita ngayon natin yung decimal point ay yung mga value amount ito nag-iiba na yung measurement. Diba? So, ganun yan. So, ngayon, kunyari, nabago mo na yung ano neto, length neto, pwede mong baguhin, i-reset mo dito. Back o reset. Babalik sa dati. Kumbaga, parang ganito yan. Nagawa mong ganito siya. Ulitin natin. Nagawa mo siyang ganyan. Pag-click mo to, reset yan. Back, babalik sa dati. Pag ito naman, pag hinighlight mo ganyan, para mawala ito, scroll mo lang up or down yung mouse para maging full screen. Diba? At syempre, para lumaki o lumiit yan, eh, CTRL up or down. O, down, up. Diba? Pwedeng ganun na lang, CTRL up and down. Ayan, makikita mo nang gusto. At kung gusto mo zoom in, zoom out, CTRL left and right. Diba? So, ngayon, gawin natin, reset uli natin at ibalik natin sa dating default setting na ganito. Which is yan, pinakamagandang setup at ilagay natin sa ganito. Yan, ang pinakamagandang setup. So, ganun yung idea nan. Tapos, dito sa may baba, wala nang cursor dito. Kundi, kasi, mandali naman makita. Less supply, to mas supply, less supply, to mas supply, less supply. Ganun lang iisipin mo yan. So, pwede mo zoom in, zoom out, zoom in, o kaya reset mo. O, di ba, balik sa dati. Yun yung paggamit na ito. At syempre, dito naman, since naglagay tayo ng ASIN, ilagay natin ASIN. ASIN. Ngayon, kapag hindi mo kilik yung save, pwedeng click yung save dito, kaya CTRLS para sa shortcut key, para save. Pag hindi mo na save yan, geto mangyayari nyan. Ipe-press uli natin yung F9 para bumalik dito sa stock number 1. Makikita natin, blanko siya. Teka. Lang ko. Ba't yan ay mag ano, F9? Para wala ya, sira yata yung link dito. Teka, gawin natin dito. Okay. Ba't yan nun? Aga ano, teka. Kasi nakag-record tayo dito ano eh, yung shortcut key. Okay. So, pupunta tayo sa stock number 1. Nakita ngayon natin, blanko siya. Kasi hindi naman natin niya save. So, i-press uli natin F1 para to import. Tapos, F2, extract F3 para sa chart. Di ba? Tapos ito nga highlight mo geto. Kung gusto mo highlight mo ganyan para maganda display. Ngayon kunyari, na-extract mo na 'yan at ta-display mo na sa chart, F4 mo naman para kumalculate yung averages. Kasi pag hindi mo na-calculate 'yan, pag pinress natin F5, lalabas yung center panel
walang computation na nangyari dito. So, pag kinlik mo yung F4, yan, nag-calculate na siya. Automatic niya, dinetect, compute, calculate, 52 weeks high, 52 weeks low, percentage from 52 weeks high, yung mga moving averages sa loob ng MA5 all the way to MA20, lalo na yung special function na YX parameter, tapos yung daily projection sa araw-araw na nagdetect, predict, project ka, o nagbabacktesting ka, sinasabi na agad yung daily projection dito, tapos yung mga success percentage ratio sa kung anong klaseng tatamaan ng presyo sa is either dito or sa price frequency or by change na threshold na assumption. At the same time, pinapakita na nga dito yung measurement ng loob ng MA5, kung ano na nangyari kung depreciation o appreciation. So, pinapakita rin dito yung appreciation percentage versus sa depreciation percentage. Tapos may MA5 din dito na pagbabasihan mo versus sa MA20 na pinagbabasihan mo dito primary. Tapos may makikita tayo dito, ito naka-loop na yung price frequency SMA WMA. Tapos yung 52 weeks high, 52 weeks low, yung computation niya naka-zoom in, kumbaga naka-enlarge dito imbis na meron yan dito. Tapos yung YX parameter natin naka-enlarge dito, kaya nga dashboard it, para lahat nga madaling basahin. Tapos yung percentage ratio sa current market price sinasabi agad dito. Diba? Tapos at the same time, kung appreciation o depreciation ginagawa, sinasabi rin dito, which is yung MA20. Kung titignan natin, ito yung MA1, ito yung MA20. Sinasabi dito, pag in-scroll natin pababa, yan sinasabi appreciation. Kaya kung titignan natin dito sa, as ano natin dito, appreciation status. Pag pabagsak, depreciation status na. Tapos, iba yung calculation ng VWAP versus sa average. Average 13.0305 sa loob ng MA20. Yung VWAP naman sa current market price ay 12, nasa 12, ano daw, 1267. Kung titignan ngayon natin yan dito, ASEN. Kung titignan natin, 1267.88 yung VWAP. At yun din na nakasulat dito, VWAP. 1267.88. Kung titignan natin dito sa traditional chart, hanapin natin yung VWAP oscillator. May kita ngayon natin na andito yung VWAP oscillator, which is ito. Baguhin natin yung kulay para mas makita. Ito yung VWAP. Lakihan natin. At kulayan natin. Ito yung VWAP. Okay. Yan. Ito yung VWAP na nakita natin. Ito yan. So, i-hide natin yung ano para mas makita nyo. Okay. Hide natin yung moving average indicator. Yan. Ito yung VWAP. Ngayon, palitan natin yung length ng VWAP para mas makita nyo pa ng gusto. Okay. Wala na pa nang, hindi napapalitan yung length nito. Precision. Hindi. Tama nang ganyan. So, makikita natin. Ayan yung VWAP. Diba? Makikita natin, pag nilagay natin sa pinaka-last current market price na 1262, ang record daw ng VWAP dito, 1261.23. Pero yung record ng VWAP ko ay 1267.88, which is yun din ang record ng Timson, 1267.88. Gets? So, yun yung function features netong VWAP. Ipagkukumpara mo yung VWAP, okay? Ipagkukumpara mo yung VWAP na yon mula sa MA1, makikita natin may VWAP mula MA1 hanggang MA20 kung ano nangyayari, kung appreciation nga ba o depreciation ang ginagawa. Gets? Tapos ito, iba yung threshold ng MA5, MA10, 20, MA15, MA20 na moving averages. Yan, nakasulat dyan. Moving averages sa loob ng MA20, tarya-tarya. Tapos, versus sa moving average sa loob ng sa kabuang MA20, ito daw sinasabi. 13 peso and 3 cents. Yung VWAP naman sa araw-araw na nag-move, eto nga, 1267.88. At the same time, dito naman, pwede mo i-record yung support and resistance dito. Katulad nito, kung ang current market price natin, current market price natin ay nasa magkano, eto, makikita natin yung current market price ay nasa, ano, ito, asa na ba yung close natin? Ito, 1262. Kung ang current market price ay 1262, so isipin natin, ano nga ba magiging support and resistance? Siyempre, kulelat na resistance, 13. Tapos, 1350.
tapos 14 at maximum na resistance up to 15 na assumptions mo. So ganun 'yon. And then after that, ilagay natin yung support. Kung 1262 unang kulera ta support, 1250, tapos 12, tapos 1150, tapos pinaka worst case scenario up to 10 peso, sabihin mo na lang peso ganyan. So pag na-record mo na ngayon, okay na. Kunyari may hawak ka, magti-TP, target mo GTC, lalagay mo dito kunyari. Ang TP ko 13 peso. Tapos yung main target ko talaga at least mga 15 eh. 'Di ba? Isipin mo kunyari, okay, at least mga 14 sana. 14 ang aking main target pero GTC ko primary 15. Asap ako mga 20 peso sana o kaya 17 peso, 'yan. Pag na-record mo na ngayon 'yan, pwede mo i-click yung save o yung CTRLS para ma-save. So ngayon, magte-take ng few seconds, 5 seconds something, at magme-message siya yan. At ito na nga, nag-message. Nag-value daw siya ng time at data save. Okay. Tapos yan, save na siya. Pag in-open mo ulit ito, makikita mo agad, makikita mo ulit yung the whole information na ni-record mo rito. Pag pin-rest F5 natin, babalik ito sa historical data. Press mo F5, lalabas yung center panel. Pag pin-rest mo F6, lalabas naman yung demand and supply, which is special function and features. Pero bago ang lahat, kapag pre-rest mo yung makikita natin, import, extract, chart, calculate, panel, clear, save. Pag kinlik mo F5 o kinlik mo yung panel, may lalabas additional button dito. Click natin F5. Ayan, may additional button dito, di ba? Kapag kinlik natin yung panel, pak, lalabas yung additional button. Yung additional button, ito yan, yung F6. So, pag kinlik natin dito, F6, yan, sa keyboard, yan, na-guess yung idea. So, ganun yung paggamit netong aking software. So, ngayon, i-refresh natin ito. Kunya, nagpunta tayo ng stack 2, tapos punta ulit tayo ng stack 1, na andun na yung record. Hindi ka na kinakailangan mag-import pa. So, gagawin mo na lang, i-press mo na lang yung F3 para sa chart, at i-press mo na lang yung F5 para sa center panel, i-press mo na lang yung F6 para sa demand and supply na function o features dito. So, sa demand and supply na function and features, yun nga, kinakailangan may formal training ka para mas ma-maximize mo. Ano yung pinagsasabi dito na 0% and 100%, 50% dito ng value, volume, o SLC ng range ng VWAP. Lalo na itong function and features na bounce back and reversal. Naku, napaka-importante na ito. Sinasabi dito yung depreciation value versus sa bounce back and reversal na assumption na kung kailan ina-apply ang bounce back, kailan ina-apply ang reversal. Which is napaka-importante dito naka-auto-compute, calculate na sa'yo. Ultimo yung price frequency, yung movement sa loob ng isang araw, ng high and low and everything, automatic, dinedetect niya rin dito. Which is ito nga, nakarecord sa demand and supply. At kagandaan nga, meron kang daily projection sa sarili mo, may daily forecast ka. So ngayon, you always keep track of record of whatever stock na gusto mo. Kumbaga, lagi kang way ahead, lagi kang on the top of your stock. Kumbaga, alam mo na agad. So, syempre, mas malilimitahan mo yung pagkakaipit, pagkakatulog, pagkakasunog ng puhunan na dahil sa ito nga, napaka-slick na detection tool o na dashboard. So, mapapansin ngayon natin na andito yung lagayan ng stock code, which is hindi natin nailagay. So, kung i-record ngayon natin dito ASIN, tapos i-save natin uli, lalabas ngayon yung ASIN dyan. Pag ni-repress uli natin, di ba? So, kakasave ko pa lang. So, pag ni-repress natin yan dito, punta ulit tayo, kunyari ng stock 2, at punta tayo ng stock 1, naandun na agad, o naandun na yung record na ASIN. Alam mo na agad kung anong stock ang iyong minomonitor dito sa software. At the same time, okay, alam mo na yung function and features. F1 ay para to import, tapos select F2 para to extract, tapos F3 ay para sa chart, F4 para sa calculate. So ulitin natin, CTRLD para sa clear, or pindutin natin dito yung clear pa. Okay, so gawin natin F1 natin para sa import. Okay, gawin natin ito, import, tapos extract, tapos chart, tapos makikita natin average dito, calculate,
Tapos, siyempre, ipindutin natin yung panel para makita natin test center panel. At pindutin natin yung DNS para makita natin yung pinaka-special function features nito, demand supply game. Okay? At siyempre, is either naka-demand supply game kaya press mo yung panel, magsasarado yan. Press mo ulit, bubukas uli yan. Naandun ka sa may demand supply. Pero pag sinarado mo dito, ito na lalabas yung center panel. Pag in-on-in mo po ito, yun ang makikita mo. Para makita mo yung demand supply, press mo ito. O kaya mag F6 ka sa keyboard. So, ganun yung idea nun. Ito naman, para makita mo, ma-maximize mo ng gusto to o ma-zoom in, i-highlight mo ganyan. At pwede mong CTRL, up and down, left and right. Up, down, left, right, left, diba? Para ganun. At syempre, para ma-reset yan, edi pindutin mo to reset. Kunyari, nagkamali ka sa pag-highlight ng gito, edi reset mo. So, yun ang kagandaan nitong software. At the same time, para magbago yan, double click anywhere sa blanco, and then after that, high, close, high, low range, high, low, open, close, range, close, low, high, open, average, low, high, at yung OHLC, which is napaka-importante, at yun ang magandang, pinakamagandang dinidisplay. At dito naman sa standard to, talaga nakistick na to dito, yung volume, which is napaka-importante. Yung volume kasi na yan, ito rin yan. Ito rin yung volume, okay? Ito yan yung volume. Yan, napapansin niyo yan sa ilalim. Ayan, ito yan. Ito, yan. And yun din yun, na-guess nyo. Ito rin yun. Ganun yung software na to. Umagaw, halos parang walang pagkakaiba sa traditional chart. Mas mas unique ang itsura, mas madaling yan o whatever. Parang, yun nga lang, hindi ka basta pwede makapag-draw dito. So ngayon, hindi ko pa nailalagay yung drawing eh. Okay, kasi masyado pang maraming code na gagamitin doon o gagawin para mailagay yung drawing. Tapos pag na-draw mo, maganda sana makapag-draw para makalagay ng lower and higher trend line. Pero sa super dali na itong software na to, hindi mo nakalang isipin yung lower and higher trend line. Pero maganda rin sana kung tutusin. Kunyari, example, geto itsura. Tapos, kunyari, kung may which is pretty soon, maglalagay ako ng update na ganito. Geto yung chart natin, kunyari, di ba? So, maganda sana kung makapag-draw tayo ng geto. Higher trend line, di ba? Kunyari, high trend line. Di ba? Tapos, lower trend line. Maganda sana makaagawa ng ganyan, no? Mailagay ko, which is later on ko pa gagawin yung update para magkaroon ng lower and high trend line. At the same time, yung Fibonacci nga sana mailagay ko dyan. Yung parang considered tape measurement. Pero usually, measurement natin, makikita naman natin dito. Pag nilagay natin dito, makikita natin yung record dito. Ayan, tingnan natin ha, ito. Pag nilagay natin dito, 1220. Pag dito naman, 1091. Di ba? 12, so, ayan, makikita natin ito. Ito yung Y parameter. 1213, 1078. Pag sa X parameter naman, makikita natin 11, nasa 11 pa rin siya. Para magbago yung record nyan, 11, punta tayo ng left or right. Yan, 14. 11, 9. Guess nyo, ganun yung paggamit ng YX parameter. Tapos yung YX value naman yan, pag nagmo-move ka ng kada per day, doon magbabago yan. Diba? Kunyari ito, per day. Makikita natin, max, may record pa yan, max, average, mid. So ngayon, titignan ngayon natin, lalabas dito, kada araw, lalabas dito, which hindi ko pala nalagay yung date dito. Ah. Kada lumalabas dito, ayan. Ah. Sinasabi dito, MA17, yung X value, MA16, nakalagay dito, eto, nakapokus tayo sa 16. So sinasabi, X value 16, pero yung value amount by that time, yung presyo, 1168. Pero sinasabi dyan, X value, ika MA16. Tapos dito naman, nakalagay daw dito sa sa may, eto, kinakalama, ilagay mo dito sa pag dito, mali yung magiging record yun. Hindi nagbabago yung value ng X value. Itutok mo dito sa may oscillator para magbago. Ayan. Makikita nga natin dito, yung X value, teka ba naging X value 19? Okay. Naging lagay dito, X value daw ay MA19. Dapat sa MA18 lang yun.
So ngayon tingnan natin bago uli natin dito. So lumalabas dito x value 10. Tapos dito naman x value 12. Which is sakto tayo, nasa 12 tayo dito. Dito naman x value 16 nakalagay. Dito x value 17, dito x value 19, which is sakto naman. Dito syempre x value 20 na. Pero by that time makikita natin yung y value naman daw ay 1242. Which is ito yon. 1242 y value. So, ini sinasabi noon. So, alam mo na agad kung paano mo babasahin itong y position, x value, y value. So, ganun yung pagbabasa nito. So, kumbaga, ito na yung measurement mo. Kumbaga, para ito yung Fibonacci mo. Yun nga lang, hindi pa tayo mga pagdurusa ngayon. So, i-update ko pa later on. So, yun ang kagandaan nito. And then, after that, dito sa ano, sa side panel, yung stock calculator. Diba? Magkakalculate ka, mag-a-buy and sell ka and everything. Kunyari, 150 shares. So, pag nag-enter ka ng 10,000, 150, sinasabi, kung mananalo ka ng 7%, mapanalo ka ng 1,053 peso. 7% is 1,000. Sa puna mo 15,000, manalo ka ng 7,000, eh nasa around 1,000 kita. Kung nag-appreciate yung binili mo ng 150, nag-appreciate ng 15%, ang magiging kita mo daw 2,256. At by that time, yung market price na binili mo 150, magiging market price by that time sa 15% na panalo mo ay nasa 1.75 na. So, lagay ngayon natin, sabi 15%, 2,256, which is 1,700 kita mo may get sa 15%. At ang market price daw noon ay 175. Lagay natin, 175. Okay. So, 15% to 2,299. 15.28%. Dito, saktong 15%, 2,256. At sinasabi daw dito, ang market value by that time, pag nanalo ka ng 15%, ay 175 or around 1,676. So, sa 175, ito, yan, sakto. Panalo ang ganyan, 175. So, yun ang kagandaan nito. At the same time, may functional features o may some kind of learnings dito o heads up o tips sa'yo kung paano yung technicalities o whatever, parang ganun. Tapos, meron naman tayo dito yung risk management system kung magpapatalo o papasunog ka. At the same time, binibigyan ka ng value of education dito na kung saan ito yung pambobong kita, pantangang kita, pang feeling smart na kita, pang pro to expert level. Kung halimbawa ang katangang kabobohan lang ang kaya mo, ito yung magiging potential yaman mo sa loob ng per MA 5, 10, 15, 20 at yearling katangahan at kabobohan. Yearling feeling smart, yearling pro and expert na level na kitaan. Yun yun. Maging tanga ka man o bobo ka, may future ka. Yun ang pinagsasabi dito sa whatever set na function and features na itong risk management system. At the same time, pag nag-stop loss, cut loss ka, sinasabi agad dito, oh, nagpasunog ka 50,000 share, 50,000 peso, oh, magkano dapat kinakailangan mo kitain per day? O oh, sa loob ng MA20 para, oh, sinasabi dito, magkano dapat mo kitain per day? Magkano dapat mo kita per MA20 o isang buwan para makarecover ka ng 100% ng ano. Kunyari, kakayang kapasidad mo, pambobo lang. So, loob ng MA20, ibig sabihin na marirecover mo sa 50,000 na pagkatalo mo o papasunog mo, 10,000. So, ibig sabihin, kung 10,000 lang marirecover mo sa 50,000 pagkatalo mo o papatalo mo, tapos kakayang kapasidad mo, pambobo lang. So, ibig sabihin, 10,000, it will only, you will only recover at least, you will only recover at least yung ano, yung kasi sa MA20 10,000 eh, ibig sabihin nyo it will take you 5 months para ma-recover yung 50,000 na pasunog patalo mo. Pero kung kakayang kapasidad mo 1,000 a day, MA20 that's 20,000. So ibig sabihin it will take you 2.5 up to 3 months para ma-recover. Eh kung kakayang kapasidad mo 2,000 isang sabit sang bitaw sa loob ng isang araw sa loob ng MA20, that's 40,000 pesos. So ibig sabihin it will take you 1 month and a half or maximum 2 months para ma-recover mo yung 50,000 pagkatalo mo. Katulad ng in example dito na may account ledger na kung saan nagpatalo ng 75,000. Okay, nagpatalo ng 70,000, nakapag-gain ng 75,000, tapos yung average success rate ko, blah, 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 ito nga, naka-record dito. So, yung kagandaan nito, may aral ka. Tapos, yung portfolio management,
Okay, portfolio manager ay para dito mo i-record yung kahit anong klaseng stocks na hawak mo, imbis na mag-login ka pa sa broker mo, ilalagay mo dito Ever, MACD, Ever dito, Converge, kahit anong lagay mo dito, at least limang stock pwede mo i-record dito, i-register. Tapos pag nag-gulpi ka ng averages, unang sabit, unang gulpi, pangalawang gulpi, pangatlong gulpi, sinasabi na agad sa iyo yung paano accurate average mo sa unang sabit, pangalawang sabit, pangatlong sabit, pangapat na sabit, at sinasabi na agad na para gain and losses mo. Ganun ang idea na itong software na ito. At the same time, siyempre, pinakadulo, meron kang user guide para kung paano gumamit nito, paano babasahin, blah, 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 blah. So, yeah. Alam mo na ngayon kung ano laman ng Alex Onse Sleek and Premium Dashboard. Pang stock market, pang day trader man, scalper man, stock investor, swing trader, position trader, momentum trader. It's either way, kahit ano pang trip mo, yun ang use and purpose benefits netong aking Sleekest Premium Alex Onse Dashboard na kung saan nakasulat mismo dito, developed by Alex Onse, which is na antito yan, makikita natin dito natin dinidevelop yan kung paano ginagawa, which is ito yung mismo actual na machine para gumawa ng sarili mong dashboard o ng software. Alright. Teka, hindi ko pala na-stop. Dito pala tayo stop.